Magandang umaga sa lahat. Welcome back sa akin YouTube channel to Small Creatures TV. So ngayong araw na ito ay mayroon lang ako ipapakita sa inyo freshly molded tarantulas. So dalawa sa aking mga tarantula ay nag-mold last week. And ito yung Gramostola polycripes at yung Brachypelma albopilosum, or also known as now as Teltocatl albopilosum. So first is ito yung unang tarantula na nag-mold sa akin, and ito din yung first tarantula sa aking mga alaga. Ito yung Gramostola polycripes or Chaco golden knee. And guys, and kanina kinuha ko na yung exob niya o yung exoskeleton niya, and yung isa ay hindi ko pa siya na ibabad. So para malaman natin yung gender niya, kailangan muna nating ibabad yung exoskeleton sa tubig na merong konting sabon para madali nating ma-identify kung ano yung gender nila. Okay, so ito yung pangalawa ay hindi ko pa kinuha yung kanyang exoskeleton. And siya, tignan nyo naman, sobrang laki na. And kukuhanin natin yung exoskeleton niya, guys. Ayan, then ililipat natin siya sa dish na merong sabon para ma-identify natin at maging malambot, para lumambot ang kanyang exoskeleton, para malaman natin kung ano yung gender niya, or male or female ba siya. Kuhan lang natin. Hop. Ito siya, guys. Ayan. Focus natin. Try natin i-focus. Ayan. So, itatabi lang natin siya para may babad na natin. So ito yung unang naigawa ko na. Kanina naibabad ko siya. So mamaya che-check natin kung ano yung gender niya. Ito yung Gramostola polycripes Chaco golden knee. Ayan. So malambot na siya, and madali na lang siguro itong i-identify. Ayan, buong-buo pa yung exoskeleton. Ayan. Buti na naitabi ko siya ng maayos. So, ayun. Mamaya, guys, check na natin. And bago pa kaya mag-start, if bago ka lang sa Small Creatures TV, don't forget to like, share, and subscribe this channel para magkaroon ka din ng idea if willing kang mag-alaga ng mga tarantula. Okay? Okay guys, so ito na yung part na inabangan natin. So ngayon, nasa harapan nyo, ito yung exoskeleton ng ating Gramostola polycripes o yung Chaco golden knee. Then i-identify na natin yung kanyang gender, if male or female ba siya, sa pamamagitan ng pag-check natin ng kanyang epigenium. So ang epigenium, guys, hindi ako expert pagdating sa tarantula anatomy, pero I'll do research para malaman ko kung ano yung mga parts ng mga ng tarantula. Basic parts lang ng kanilang anatomy. So yung nakikita nyo ngayon ay ito yung exoskeleton ng aking Gramostola polycripes. So ayan, i-zoom lang natin para ma-identify natin siya, or ma-check natin. So yun, guys, dapat pag binabad nyo sa, make sure na maging malambot yung exoskeleton, and may konting sabon para smooth or maging okay, hindi siya maghihiwa-hiwalay sa kanyang bawat part. And ang pinaka-importanting part lang naman dito is yung kanyang abdomen part. So dito natin i-check. So, una, gagamit tayo ng pang
pang check or pwedeng stick or itong twister. So ilalapat lang natin yung kanyang abdomen, and kung makikita nyo guys, i-zoom ko siya. Ayan. So sana makita nyo. So this is my first time to examine ng gender ng tarantula. So hindi ako expert, and para malaman nyo lang, and first time ko din to. So ayan, so dahan-dahan yung ipa-flat yung abdomen part. Dapat makita nyo yung tinatawag na buklang, yung apat na kulay puti. Ayan, dahan-dahan lang tayo, baka masira. Ayan, kita naman siguro. Ayan, so ayan. Ayan guys, so dahan-dahan lang nating Ayan, so first time ko itong mag-check. Siguro mga naka-apat na mga molt na sila. And ngayon, siguro mga adult na sila. Saka ko lang palang masi-check ngayon. Ayan. Ayan guys. So, kung nakikita nyo, ito na yung pinaka-zoom eh. Ayan. Ayan guys, kung may nakikita kayong white, ito, tsaka ito isa, ayan, apat yan sila. Yan yung tinatawag na buklang. And sa gitna ng buklang, yung epigenum, doon natin malalaman kung ano yung gender niya. If may flat siya na part or perfectly straight lang siya, so meaning nun, pag straight lang, is male siya. If merong flat, ibig sabihin female yung gender niya. So i-check na natin. Ayan. So check. And guys, good news, kasi meron siyang flat eh. Ayan, makikita nyo. Ayan. Ito. Siguro naman gender siya. Ay may female siya, kasi may nakikita yung flat na part. Ayan. Para siyang takip. Ayan. I-zoom natin. Lalapit ko lang. So, lalapit ko na lang, guys. Ayan. So, kung may makikita kayong na parang flat, yun. Wala kasi tayong magnifying glass, eh. Ayan. Good news, kasi meron siyang parang flat. So, meaning, female yung Chaco Golden yun natin. So, good news, pwede tayong mag-breed. Ayan. So, ayun. Good news, kasi female yung ating Gramostola polycripes. O yung Chaco Golden. Okay, next guys, yung ating Teltocatl albopilosum. So, nababad ko na siya kanina. Ayan. So, check lang natin. Ayan. So, dandan natin i-buka. Musa makita natin yung buklang. Yung buklang. Ayan.
So, ayan, makikita na natin yung apat na buklang. So, check. Check na natin. Pag may flap, meaning female. Pag walang flap, ayan guys, so wala akong nakikitang flap, meaning male yung ating tail-to-cattle albopilosum. Hindi masyadong malaking flap na eh, straight lang siya compared dun sa ating Gamus tola pork ripes. Okay lang guys, so I hope na meron kayong natutunan for today's video. And if yung gusto nyo pang matuto about sa tarantula keeping, subscribe lang kayo sa YouTube channel ko. And like and share nyo din sa mga kaibigan nyo na mga mahilig mag-alaga or gustong mag-alaga ng mga tarantula, para magkaroon lang kayo ng mga idea about tarantula keeping. And God bless and keep safe everyone, and have a good day.